Kita ngayong umaga, kahit na ho pababa na ang mga kaso ng COVID-19 sa karamihan sa mga rehiyon at area sa bansa, meron pong iilang nananatili pa rin mataas ang positivity rate ayon po sa isang independent research group. Kabilang po dyan ang General Santos City na mayroong 33% positivity rate at ang Iligan, gayon din po ang Naga na parehong nasa 21% ang positivity rate. Ang pinakamataas sa kanilang recent data ay ang Puerto Princesa sa Palawan na nasa 40% o 4 sa bawat 10 ay nagpo-positibo. Kaumay po niyan, makakausap natin si Dr. Dean Palanca, ang Assistant City Health Officer ng Incident Management Team ng Puerto Princesa City sa Palawan. Dr. Palanca, magandang morning po sa inyo and welcome to Sakto. Kumusta po kayo? Magandang umaga na po at magandang morning po ano sa kasama ni Johnson ano po. At tama po 'yun ano, 'yun ang nakita namin sa report ng Octa Research na sa 39% ang positivity rate ng Puerto Princesa. But I think na hindi po 'yun ang talagang tunay na data po na nakikita na kung pupunta ka talaga dito sa Puerto Princesa no. Actually ang the 39% na sinasabi ng Octa Research ay base po sa RT-PCR test results lamang ano po, which hindi po yan ang majority na ginagawang testing po sa Puerto Princesa. Alam natin na isa lang po ang molecular laboratory ng Puerto Princesa at hindi po pare sa galing sa NCR na napakaraming RT-PCR laboratories doon. So dito sa Puerto Princesa, almost 25%, 25 to 30% lang po ang ginagawang RT-PCR test po sa ating mga close contact at sa mga COVID suspect. And yung 75% ng ating mga COVID suspect ay tinitest natin sa true antigen test. Ano po? Na pinayagan naman po tayo ng DOH, may Maropa, at meron pong guidance po kaming sinusunod doon. And yung ating RT-PCR testing po na ginagawa, majority po dyan ay nanggagaling po sa ating tatlong hospitals po dito sa Puerto Princesa. And most of them po talaga, no, sir, ay tested na sa antigen test. Ibig sabihin, karamihan sa kanila ay positibo na rin po sa antigen test at pinapaulit na lang po sa RT-PCR test. Ano po? Kaya mataas po ang ating positivity rate sa RT-PCR test. Ngayon, bakit naman? Yes po. Are you saying na hindi ganon yung actual figures ng COVID positivity rate sa inyo base sa pag-aaral ng Octa? Mas mababa pa dapat ba? Ganun ba daw? Yes po. Yung kanilang nakukuha ay almost mga 25 to 30% lang ng data po. At galing pa po yan sa karamihan sa mga hospitals natin na karamihan ay antigen positive na at uulitan mo ng RT-PCR ay sigurado namang magpa-positive yan. Kaya yung 75% natin na data po ay ginagawa through antigen test. At kung mabibigyan ko kayo ng data po, nitong huling 7 to 10 days na lang po na nagdaan, ay nasa almost 6 to 8% na lang. Yung positivity rate naman po ito ng antigen test na ginagawa po namin. Ano po? So iba po talaga yung data nila. Ilan ang active COVID cases po ninyo ngayon at anong alert level status pong pinatutupad ngayon sa Puerto Princesa? Right now po ay nandito tayo sa alert level 2. Ang ating pinakamataas na kaso po ay nasa almost 1,800 noong late January. Ano? Kasi nag-start kami ng first week ng January, nagkaroon ng surge 1,800 plus noong late ng January. At right now nasa 215 na lang po, ano? 215 ang ating active case. At kahapon nag-test na naman kami through RT-PCR at antigen test, pito lang po ang aming positive po doon sa pinagsamang antigen at RT-PCR test. So iba po talaga yung data na nakukuha natin from kanila. Opo. Kahit pa paano, good news pala naman, Dr. Palanca, ang trend ng COVID cases ay pababa ng talaga. Ano po? Ang laki po ng 1,800 na naging 250 na lang. Ano po? Yung yes, po. Puro mild cases na lamang ba o meron pang naitatalang critical cases or severe? Ang data po natin ano po as of yesterday po, ang 60% ng ating kaso ay nasa mild cases. Ito yung 200 plus nating kaso ha. 60% are mild, 30% are asymptomatic, 6% ay moderate at 4% lang po ang ating severe na mga pasyente po. Dr. Palanca, meron pa ba dun sa mga nag-positive sa COVID na hindi pa rin vaccinated?
Nako, yan po ang problema talaga, hindi lang dito sa atin, kundi sa buong Pilipinas, ang alam ko. Actually, itong data po natin sa Puerto Princesa, no, last month, ang ating mortality ay 33 ang ating namatay. At sa 33 na yon, 29 po ang unvaccinated. Ngayong month po, no, patapos pa lang po tayo ng February, ay nasa 27 po ang ating mortality. At 23 po dyan ay hindi po bakunado. At karamihan po ay mga 50 years old and above. At most of them ay merong mga comorbidity po, sir. Opo, medyo mataas pa rin pala yung mga unvaccinated na nag-positive sa COVID. Pero kumusta ho ba ang percentage ng mga bakunado dyan sa Puerto Princesa? Mga ilan na hang nabakunahan sa inyo? Pati yung nakabusta? Yes po. Actually tayo, ang Puerto Princesa ay pangalawa po sa mataas ang ating bakuna, no, vaccine coverage, pangalawa dito sa Romblon, so I think ano po. Pero itong ating percentage po na projected na population for herd immunity ay nasa 210,000, and out of that ay nandito na po kami sa almost 80% na ang coverage po namin na fully vaccinated. Taas na po ng ating vaccination dito, lalo-lalo na dito po sa atin sa poblasyon po ng Puerto Princesa. Maganda po ang vaccination status po dito ng Puerto Princesa. Opo. Dr. Palanca, dun ho sa age group ng 11 to 17, yung mga teens natin, kumusta po ang vaccination rollout ninyo? Actually po, yesterday lang po nag-umpisa po yun. At nandun po ang ating mahal na Mayor Byron, at ang ating mga iba't ibang heads po, ano po. So maganda naman po ang turnout, at marami naman po mga bata ang nagpabakuna po doon, at starting pa lang po yun yesterday po, ano po. Opo, ay kumusta po ang ating mga healthcare workers? May mga breakthrough infections pa rin ho ba, Dr. Palanca? Yes po, talaga hindi may iwasan po yan sa ating, lalo na kami kasi mga nasa incident management team ng Puerto Princesa, meron akong hinahandle po na almost 400 na personas na mga healthcare and frontliners po natin. Merong mga breakthrough infections po dyan. At, pero hindi na po pares ngayon, hindi pares ng last month na talagang medyo nagkakaroon po talaga ng mga kaso ng COVID po sa kanila. And then every 2 weeks ay meron po kami parating routine po na antigen testing. So mababa na po ang positive po dito sa aming mga frontliners. At right now nga po, Sir Johnson, nag-iisip-isip na rin kami makapagpahinga by next month. Mag-isip-isip na rin, pupunta na, pwedeng makapagpunta ng konting beach o El Nido o underground, kasi pababa, mabilis na bumababa ang kaso po ng Puerto Princesa po. Oh, nabanggit na lamang din yung El Nido at underground river. Eh, ngayon huy ate, mas marami ng flights ang pinapayagan papunta ng Palawan. Ano po, anong nakikita niyong posibleng epekto po nito sa healthcare system po dyan sa Puerto Princesa? Yes po, ano po, actually ang ating mga flights po right now nag-average na ng 6 ano, 6 a day, umaabot pa ng 8 hanggang 9 sa isang araw, no, minsan. Pero karamihan naman po diyan ay actually yung ating protocols naman ay existing na meron silang at least antigen test or RT-PCR test 1 to 2 days before their travel. So before makapasok po talaga sila dito, ay screen na rin po na maliit lang po ang cases na may magdadala ng COVID. Hindi naman po kami affected sa kanilang ang ating healthcare sa ating mga pumapasok. Ano, more on sa local ang transmission po namin right now. At ito nga ang pagbilis ng pagbaba ng kaso sa Puerto Princesa ay malaking tulong po dito sa ating tourism industry na alam natin na isa sa dependent po talaga sa mga turista. Opo, Dr. Palanca, kami ho din sa NCR, mas magluluwag pa by March, mag-alert level 1. Sa inyo ho ba dyan sa Puerto Princesa, eh, sa tingin niyo, handa na rin kayo na mas magluwag pa or sa ilalim sa alert level 1? I think po sa aking palagayan na po, sa opinion ko naman, mga after po ng March 15, maaring ilagay nila kami sa alert level 1 status. At handa naman po ang sangay po ng Puerto Princesa kung ibababa po nila kami sa alert level 1 status po. Opo, panghuli na lamang ho, Dr. Palanca, yun daw ho bang pangalan yung dean ay totoong pangalan or palayo na lang? Yan po talagang pangalan ko po kasi yung mother ko po isa educator po talaga. Ayun. Hindi nga lang naging teacher, naging doctor na lang po. Yan po ang original name. Ang bata niyo pa lang naging dean, ano po, Dr. Palanca. Opo, talaga po. Salamat yan po sa oras ninyo at mag-iingat po kayo. Salamat po at mag-iingat din po kayo. Salamat po, maraming po salamat. Opo, si Dr. Dean Palanca ng Puerto Princesa sa Palawan. Salamat, Doc. Salamat, Dean.